Sa ko tong movie na to, kahit hindi po ganun kalaki yung role ko, sa totoo lang, kasi tungkol to sa kabataan, bilang ako po ay isang ina na may anak, gusto ko panoorin nila tong movie na ito para sa bagong henerasyon. Pero naging seryoso ka kanina nung sinabi mo dapat matuto rin sa mga bata. Hindi, kasi yun ang pinagdaraanan ko bilang ina. 7 years old, yung alam mo yung baby, tapos biglang naging 7, at tapos parang may mga gusto nang gawin, na bakit ko pinipilit, ayoko na. Huwag mo kong itis, yung mga gawin. Wow! Oo, ano na feel mo? Daddy tayo magkasama, daddy ko naman. Oh, kasi wow! Kasi hindi ko alam. So, kasi English pa, no? Kinig ako, English pa. Ano man ang hinanda sa anak mo? Natutunan ko eh siya, huwag mong pilitin. Kung pag baby pa eh, maglaro-laro lang muna. Saka talagang natutunan kong baby pa sila. Pero PJ, kaya kailangan silang alagaan. Pero huwag pilitin. I can imagine very emotional yung moment na yun for you hearing that. Oo, from your kid. Oo, sabi ko, you work na lang kasi para dumabili namin lahat. Wow. Ay, wow! Pero kasi pag babae kasi sa akin, kaya siguro maka, ano siya. Pero mature siya. Hindi pa siya nag-a-adjust. O, kasi di ba siya? Parang na, makaka-adjust, tapos biglang nung binantayan ko, parang gusto niya ng, parang may gusto silang sa gawin na hindi laging nakabantay ang pagulang or didiktahan lagi. Pero, hindi naman masama yung gusto nila. Kumbaga, minsan gusto lang nila ng ayaw magkwento, minsan gusto magkwento, yung ganun. Anong klaseng so, mami ka? Helicopter mom ka ba? Ba? Yung ano yung ba? Ba? Grabe ka! Hindi, ano, ibig sabihin ng doting mami, hindi po. Kung may kailangan yung anak mo. Oo. Parang totoo, strict na strict. Bawal madapa. Bawal. Kasi hindi, mas kasi ako yung taga-bawal eh. Di ba ganun yun? Nanay ang laging inuutos. So, nahilig ka ba? Para... Strict ka ba? Hindi masyado. Mamalo ka ba? Ganyan. Nasigaw-sigawan ko, pero ayoko eh. Ayoko ng pitik-pitik, ganun. Kaya, dito lang muna ako. So, eh, siguro hindi naman super helicopter. Hindi ko alam kung ibig sabihin ng helicopter. Hindi, yung parang kung bigay lang agad. Oo nga, hindi lang doon ako. Yung talagang nakabantay ka. Parang sports lagi. Yung championship. Championship. Pag may nahulog, nakapunas agad. Alam mo yun? Oo, kasi ganun eh. Pag di ba, ang bata, ang gulo, hindi naman dumimisa na ba, kakain, ganun, lahat mahuhulog. Dumimisa, syempre, sa restaurant, sa ano, nahihiya ka din. Kaya, ano ba na? Naging practice ko na laging gumagalaw ako. Parang laging biglang mahuhulog. Oop! Di ba yung paa mo, kahit paa mo nagbansa. Wow, ha? Oo nga. Ano ba nakita mo sa kanya nung bata ka na nakuha ko rin? At basta ginawa ko siyang atleta, gusto ko siyang maging gymnast, alam mo yun, yung galaw-galaw. Active. Maging active physically. Kasi yung mentally ano eh mas lalakas ang pagdaman mga ano sila ang tawag ng sporty active. mas hindi magiging ano mas magiging masayaan ba yun? Na-miss mo yung happier. Na-miss mo yung hassle na ganito. Meron kang daily showtime, tapos meron kang pelikula, tapos may iba pang gagawin. Na-miss ko, pero laging niisip ko yung anak ko. Mm. Pero siya na mismo, parang siya na nasasabi. Siya na rin yung sagot sa lahat ng ano, tatanggapin ko ba, baka mainip. Alam mo yun, yung pala siya sa baka makailangan pa niya ako, gano'n. Pero siya na mismo, please lang, mag-work ka naman. Yung wow. Parang gusto na mag-miss ka na. Hindi, kanina lang to, baka naman... Bukas iba ulit. Pero, baka bukas iba ulit. Pero baka kasi sobrang mature niya, naiintindihan niya tong ano, no? Mature din. Mag-isang anak, diba? Isa lang. In-expect mo ba na maging ganito kakaulit ka, busy at in demand? Actually, hindi. Hindi ko alam kung anong nakaharap. Kinistyon ko na rin sarili ko, no? Ito lang pala, after yung pandemic, sabi ko, anong kahihinatnan ko, ganito lang. Wala, maganda naman buhay ko, pero sabihin mo, normal na tao, wala akong trabaho doon. Yung alaga-alang, housewife, mami, ganyan. Tapos sabi ko, lahat, ganito, sabi ko, ganito lang pa. Kasi sa US nga, di ba? Pero alam mo, pagbalik ko, yung tanong, hindi pala lang tanong ko, tanong ng lahat. Na ito na ba, ba't ganito na ba yung ending nating lahat, ganyan. So, mamula nun, basta masaya ako, yun na lang ang dahilan ba't ako nandito sa showbiz. Kaya lagi akong good vibes. Ano kasi kompleto, yung, alam mo yun, nagkapamilya ako, tas I've been here, done that.
here, there. Pero wow. Kayo lang. Nag-enjoy ka sa show. Kumusta kayo ni Javi? Okay naman kami. Very okay. Nandito ba siya? Nandito siya. Fairness siya. Nandito siya. Okay. Road manager. Okay naman din sila. May relasyon nandito siya. Hindi, okay nandito, naman. Nandito ba? Nandito ba ngayon? Ano sa Amerika? Susunod yata sa November. Pero parang gusto na nga na naman namin bumalik kasi nga parang medyo matagal-tagal. No, 2 months kami dito. Basta 2 to 3 months. So parang bahala na. Kasi yung anak ko gusto niya talaga. Pero kayo, okay kayo ni Abby? Kahit na. Kasi sanay siya doon. Okay kayo ni Abby? Kahit na lang. Ito ka na doon siya. Oo, ever since naman ganun eh. Tsaka, ayun nga. Ganun-ganun. Pabalik-balik ka. Anong chika lang ka magkakaroon ng solo movie mo na comeback? Meron akong movie ngayon na binubuo namin. Sa Viva Max. Tsaka sa... Totoo ba? Pinilang Joyce Bernal nga. Wow! Wow! Basta, papapasexy ka ulit? Hindi, basta secret. Eh, I mean, pero Viva Max talaga. Pero Viva Max ba yan? Totoo ka ba? Oo, kaya totoo nga. Totoo? Direct Joyce? So, babalik din si Direct Joyce? Babalik din, pero... Papasexy ka ulit sa Viva. Yun yung... Hindi ko lang alam kung dapat pang i-share lahat eh. Pero basta may movie kami na gagawin sa ibang bansa. Pero kung direct Joyce Bernal, parang dibdiban. I mean, pwedeng comedy, pero may pagkadibdiban yan, di ba? Kasi na may message nga kami sa bahay. Anong message nyo? Sexy comedy siguro. Tayo, maging matalino tayo. Pagka matuto na tayo. Anong reaction lagi kang trending sa show? Oo, nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ako, pero parang hindi ko na rin alam ba't nangyari yun. Siguro, di ba? Siguro, pagka mabuti kang tao, siguro nakakatuwa ka. Ganun, maganda rin mga jokes siguro. Tas, very... Kasi, ang generation ko from 7 years old, eh, alam mo, ilang taon na ako, di ba? Kumbaga, parang lahat na millennial, Gen Z, anong XX, ano ba yan? Kung ano man generation, nandun ako eh, personal. Kaya ngayon, alam ko lahat ng joke mula baby hanggang... Oh, wow! Wait, nag-retire na... Wait, may question dito. Nag-retire na raw ba si Buba? Hindi naman. Buba will be forever in my heart. In my breast. Pero sa mga uso kasi yung mga remake ng pelikula. Sa tingin mo sino yung pwedeng magmana ng Buba na title? Actually, marami namang pwede. Basta malaki lang dede. marami. Magaganda lahat naman ng kahit impersonate. Buhay na everything magaganda siya lahat. Kaya lang, baka hindi pa tamang panahon gawin yun. Kasi may kami din ni Direk Randolph. February 14, mayroon kami movie. Wow! Hindi lang pala isa, dalawa naman pa. Eh, paano ka na uwi ng Amerika? Baka hindi ka na makauwi. Hindi, siguro mabilisan lang. Natapos yun na yung issue ko, kaya ginawa ko na lang. That's why I say, learn from them as well. And then, listen to them. Kasi nga nahihirapan mag-adjust. Tapos na yung movie na yun? Sa February 14? Hindi, ngayon pa lang na. Gagawin ko siya. After this kasi, isushoot, sabi niya. At international, sabi mo. Kasi busy siya. Paano? Hindi, yung isa international. Viva Max. Peachy, ano reaction mo lang? Peachy, reaction mo lang na pagdating sa Gen Z kasi, ikaw yung comedy queen nila. Ah, talaga? Thank you so much. I love you guys. Hindi kasi ano eh, siguro nakaka-feel sila nung na, mami factor, mami mami na tita pa. Huwag lang lola. Hindi, so, tsaka hindi, ang dali-dali lang mong joke ko eh, diba? Go, no, todo na to. Wala namang hirap maintindihan. Hindi, PG, diba? Parang noon pa yan, pero hanggang ngayon, buhay pa. Tsaka parang kahit saka pumunta yung mga establishment din, lahat may go. Talagang ano na yun? Oo! Trademark mo na ba? Trademark mo ba? Hindi, patent pa yun. Oo, di ba? Hindi, kasi pagka pinaganon mo, maiba lang ang letra, malagyan lang ng dot or what. At saka hindi naman sa akin galing. Diba? Pero yun na yun, tumatak na sa'yo yun. Yung ka-US. Tumatak yan sa'yo talaga. Oo, hindi, kasi yung meaning naman na yun, napakarami. Kaya ako rin laging nasasabi. Kasi parang, wala ka nang magawa sa buhay, di ba? Kung masasabi mo, magagawa. Eh, di go na lang. Kaya ngayon, dapat matutunan nyo rin mag-no. Di ba? Kasi lagi na lang go eh.
Pero Peachy, ano so, nga? No. Ano nga yung feeling mo na si Alexa ay sobrang parang ina-idolize ka na na-starstruck siya sa'yo? Ano lang sila parang feeling things talaga. Parang first time namin magkasama yata o magkakilala. Alam ko, I'm not sure kasi bata pa pala siya, artista na siya, di ba? So, tsaka siyempre, doon tayo sa GMA, di ba, dati. So, hindi ko siya nakatrabaho pa. Pero, natutuwa ako kasi maganda yung idol niya. Tsaka, yeah! Hindi, maganda yung, kaya kailangan maging mabuting tao ang plano. Kasi, siyempre. Ang dami tumitingala, I mean, sa'yo, na next gen. Yes, kaya ngayon tinamsuot ko. Na-cover na, di ba? Fun question medyo. Lang. Since tinitingala ka ng mga next gen, ano masasabi mo sa mga influencer na kumakandidato ngayon? Ah, meron. Oo, madami. Kumandato saan? Sa politika. Ah. Fun question lang. Fun din yung answer. Fun din? Ikaw? Ano, masaya. Gusto mo seryoso? Eh, sa lahat na influencer, okay naman sila. Mas mabuti pa nga siya maiboto. Bakit? Kasi at least kilala na natin sila na walang sure mga scamming. Sure ka dyan, ha? Hindi ko alam. I mean, meron an influencer. Diba? Hindi ko alam kung sino yun, ah. Walang specific name. Pero sa akin kasi, artist din yan, eh. Like us, showbiz din. Influencer, eh. Diba? Yun ba yun? Mm. Baka ibang influencer. Social media personality. Social media. Kung at least nakikita mo sila, alam mo hindi sila ex-con. Yung medyo may idea ka na kung sino sila. Pero ang tanong na lang, kung mapagkakatiwalaan naman siguro, ang tanong na lang nga kung magaling sila. Tatakbo ka daw ba? Diba dati na namin mo? Hindi, sila may gusto. Eh, nakakainip daw eh. Magkakampanya na lang ako kung sino nga. Sino ikakampanya? Wala pa naman. I'm just saying na mas, hindi ako pwedeng tumakbo. Kasi, ayoko. Hindi, kasi hindi ko pa kayo maaalagaan. Eh, pag nagmahal ako or nang puso kong ano. Mali mo, no? Pag ako nanalo, mag-trending ko. Pero dati ba, ano ka? Nag-consider ka? Na pumasok ng politics. Lagi ko naman naiisip eh. Kaya lang pagka after ko isipin, sasabihin ko siya lalo, kahit ayoko na. Kasi parang ano eh. Commitment. Commitment tsaka seryoso eh. Pag sabihin eh, asaya-saya ng okay na ako sa ginagawa ko. Doon na lang, huwag ko nang halungan ng religion at tsaka ng politics. So entertainment na lang muna para maninang. Alright?